Kailangan natin ang bawang. Ito naman yung bawang natin. Pino na, di ba? Okay. Sibuyas. Iiyas sa sarili kita. Sayo na. Iwain na natin ngayon itong sibuyas. Ganyan lang din para lilinis sa kamatis. Hindi masyadong kalakihan kasi mapipino rin naman yan sa sobrang tagal. Okay? Ganyan lang yan. O, ayan na siya. Ayan na yung sibuyas natin. Okay na, di ba? Yan. Yan. Iwain natin ang kamatis ng ganito. Maski hindi masyadong kapinuhan kasi tutunawin din naman natin mamaya yan. So, ganyan lang yan. Okay? So, ayan na. Iwan na. Ayan na siya. Okay? Kailangan din natin ng sili yan. Lalagay natin. Iwain natin maliit. Ganito gagawin natin. Iwan. Ganyan. Ganyan. Tinggalin muna natin yung ganito. Kasi pangit ko. Tinggalin natin yan. Tinggalin natin yan. Ayan. Tama na si ito. Apat. Pero kung mas gusto yung mas marami, pwede rin naman yan. Tinggalin natin yan. Tapos iwain natin ng pagganito. Yan. Maliliit. Para mas kumalat ang anghang sa ating alamang. Ganyan siya pag nahiwa. Ating alamang. Ganyan. Kailangan din natin ng siling labuyo. Yan, iwain natin siya ng ganito, ganito kapino para masarap, maanghang. Yan, kailangan din natin ng talong yan. Maski gano'ng kadami, so sa akin tatlo lang kasi konti na naman. Depende sa gusto nyo. Maski wala naman sinusunod na dami niya kung maraming gustong kumain. Didamihan nyo, basta iwain natin ito kasi pipitin natin ito. Iwain nyo lang siya ng pagganito. Yan, tanggalin yung dulo. Tapos, ganyan. Iganito nyo, iwain yung ganyan. Pabang ganyan. Ganyan. Pero mas maganda nga. Tagawin yung tatlo para mas maganda. Hindi masyadong makapal. Ganyan. Gawin yung tatlo para hindi mas kapal. Tapos na siya, nahiwa ko na. Ayan, nahiwa ko na. Ganyan. Ganyan ang mga hiwa niya. Tapos ibabad nyo sa tubig kasi pag hindi nyo pinabad, mangingiti mo kasi siset aside muna natin yung shell. Pipito pa tayo ng baboy. So, ganyan, ibabad nyo lang siya. Sigurado nyo natanggal nyo yung mga uod kasi minsan ang talong may mga uod, ha. Ingatan nyo, yun ang iiwasan nyo, ha. Pag-iwa. Tanggalin nyo pag meron kayo nakita. Yan, ganyan. Ganyan, itaob nyo lahat para siguradong nasa tubig yung mga mukha, yung face niya kasi pangit pagka ano ng itim yan, di mapit. Ito naman yung alamang. Ayan. Ay, naku. Ito yung alamang. Sariwa yan. So, pag inano niya, binira medyo may tubig-tubig. Ganyan, no? So, ang gagawin natin, tatapon natin niya sa salain natin para hindi masyadong maalat at saka malansa. Ayan. Natanggal ko na yung ano niya. Yung sabaw. So, ngayon, mas masarap na yan. Kasi mas bagay sa kanya talaga kasi. Kung maglul... Ay, naku. Kailangan din natin ng 5 kutsarang sugar. Pinakalo ang baboy. Kasi iwain natin siya ng mga ganito. Paliit. Ganyan. Mainit. Mainit, mainit. Like that. Ganyan. Ganyan. Ah, ganito kalaki lang. Ganyan. Ganyan. Yan. Pag medyo mainit, gamitan nyo ng tinidor. Tip ko lang yan. Pag medyo hindi kayo makaano. Mantika. Okay, yan. Medyo damihan natin kasi para pa mantika. Ayan. Ayan. Tabi lang natin yung pinagpakuloang sabaw ng baboy. Tapos eto na. Pag-iwalay na natin yung laman sa taba. See? Kasi itong taba, pamamantikaan natin muna bago natin iprito itong mga laman para masarap. Mainit na yung mantika. Ilagay na natin. Mabilisan. Baka tayo pisikan.
agad natin kasi papalpit yan. Kasi tayo na minag-uuma, mas masarap ang sari. Ayan, ayan, medyo pasta na siya, kailagay na natin yung mga pit na kumipis. Tingin ko pwede na siya brown natin. Iseset aside na natin siya dito sa lalagyan. Bagyan muna natin. Ayan. Ayan na yung baboy natin pinirito. Iset aside na natin kasi magigisa na tayo ng mga panggisa. So, unahin natin ang bawang. Pwede natin ang alamang. Buhos yung lahat yan, ha? Okay? Ayan, halo. Halo, halo, halo. Halo, ang halo. May gumagatulitin pa. Pati yung mga buo-buo pa. Bigusin na yan. Bigusin na yan. Para maging matino siya. Para tumatamit siya mo. Wala na yung alat. Okay? Pour mo lang lahat yan. Halo, halo. Prito naman tayo ng talong. Ayan, prito natin. Dapat pa ganito ha. Dapat hindi yung mukato na yung napitin. Dapat yung part na palata. Yung balat na part ang ilalagay nyo na. Siyempre tumatagos kasi galing siya sa tubig. So ayan, balik ka rin natin. Isa-isa. Sa silicone na siya. Sa isa yung balik ka rin. Ayan yun. Pag nakita nyo medyo brown na yung ganito niya, medyo dark na, pwede nyo na siya. Kasi ito na yung sinig nila. Ang tamis okay lang yan. Yan, ngayon, pag medyo ganito, pero masyadong pa-amuso na ito. Yan na papasok ngayon yung sabo na. Ngayon nyo na ilagay yung sabo, yung pork root natin, isinat pa sa lahat. Halu-haluin mo. Make sure na yung sulok sa ilalim, medyo natatanggal-tanggal. Kaya yung video ko doon sa pinagawaan, alam mo na, marami yung views ngayon. Ganyan-ganyan, tanggalan mo yun. Ganyan-ganyan yung ilalim para matanggalan mo sulok. Pero pampasarap yun. Kaya medyo ma-brown-brown na konti, hindi na yung sulok sa riwang sulok. Lagyan na natin itong sili para mas naluluto siya maigi. Halu-haluin mo siya ngayon. Tapos, taktan ulit. Yan, ilagay na natin siya dyan. Wow! Para masarap, maanghang. Tapos, haluin natin. Yan, medyo maluto-luto na. Ilalagay na natin ngayon yung pork na sinet aside natin. Yan, ilagay na natin. Tapos, yan, haluin natin siya ng ganyan. Para mag-mix na. Perfect! Sarap nyo. Sarap-sarap. Mukhang sarap. Blend yung ganda ng ano yung pagiging very appetizing niya doon sa mga tinusta nating pork, yung mga taba, yan, mga taba-taba. Kasi pagkain nila yung ano baboy, hindi masyadong tusta ganyan. Mukhang
malansang tinan. So, ayan mga kamamchi, binibigyan ko na kayo ng tip ha, para maging appetizer ang mga luto nyo. Ayan mga mamchi, luto na siya. Pwede na natin siyang iserve. Sama na natin sa talong. Ayan mga kamamchi, narange ko na ng ganyan yung ating talong para mas appealing tignan. Okay? Ayan mga kamamchi, lalagyan lang natin itong alam, yung pork ng ganyan. Yung talong ng ganito. Itetress lang natin siya dyan. Diba? Ang sarap-sarap. Yan, lagay natin siya dyan. Like that. Sarap. Yan. So, pwede rin naman natin, ayan mga kamamchi, so nilagyan na natin, pwede rin naman natin haluin yan para lumutang yung mga talong kung gusto naman nilang nakikita yung mga talong. Ayan, parang ganyan siya, diba? Ang apil-apil, ang sarap-sarap, diba? Sarap niya. So ayan mga kamamchi, ayan na ating binagoong ang alamang na naluto. Napakasarap, pwede ng ulam. Hindi na kailangan na iba pa dahil may gulay na, may seafood, at saka may pork na one dish meal. Indeed, a non-dish meal. Napakasarap. Try nyo na!